Alam ko naman po na nakita niya po na hindi po an po ako ng papa niya sa may po. Tumagilid po ako. Tapos yung tuwid ko po, dinikit ko po sa may dibdib ko para di niya po mahubad yung shirt ko. Ano ang ginagawa niya sa'yo? Yung walang nakakakit ng tao? Yung totoo sabihin mo sa akin, madalas ka rin masaktan? Kasi po anong sisamay po ako. Anak po, tinatusok na po po, tapos po, nilak niya po yung si, ano niya po, kwarto, pati po bintana niya, at niya po, niya. Si Oliver naman, anong ginawa sa'yo ni Oliver? Pinasok na po yung daliri niya, at niya sa po. So, lagi nang ginagawa sa'yo yun? Ano po, pag naalis po sila mga papa. Bakit hindi ka nagsumbo kay mama? Dahil po natatakot. Pinatakot ka ba ni Leonardo? Opo. Ngayon po lang ito naranasan sa buhay natin. Pero magpakatatag tayo po. Ano yung hamon ng buhay po? Sama-sama natin labanan yan. Kung ano man yung mga dinadaras natin, andyan ang Diyos. Kaya natin yan. At may tumutulong sa atin. Hanggat nang mabubuhay kami ng ama nyo, andiyan kami sa tabi nyo. Hanggat makakaya namin na ipaglaban kayo, ipaglalaban namin kayo. Niloloko mo na lang kami, niloloko mo. Gusto mo naman maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Sabi ko, this must stop. Kinapi ka ba? Sumbong mo kay Tulfo. Maying adlaw mga higala. Mga bata na naman ang biktima. Dalawa sa Cavite at isa sa Bulacan. Ang mapait na karanasan ng mga bata, pangahalay sa kamay ng kanilang mga kamag-anak. Sa totoo lang, hindi madaling pag-usapan ang paksang ito. Pero sa aming palagay, may aral na matututunan ang mga magulang at anak nila. Dahil nasa mga bata ang ating atensyon sa episode na ito, narito po ang isang kaisipang inspirado ni Nelson Mandela. Gusto mong makilala ang isang lipunan? Alamin mo kung ang mga bata ay pinangangalagaan. Dahil sa sensitibo na naman ang mga sumbong na ating pag-uusapan, hinihingi namin ang patnubay ng mga magulang sa panonood ng mga bata. Like I said, hindi madaling busisiin ang mga ganitong kaso. Nevertheless, may aral na matututunan ang lahat sa mga usaping ito. Ang mga sumbong na inyong mapapanood ay hinawakan ni Chen Husay. Maraming salamat, Kuya Mon. Una nating tinanggap sa telepono ang sumbong na ito at agad naman nating inaksyonan. Si Ate Aling Ferrer ang unang nakipag-usap sa complainant natin. Mahirap na pamilya ang mag-asawang Charlotte at Leonides. Dalawa ang anak nila, parehong babae. Itago natin sila sa pangalang Nina, 9 na taong gulang, at Irene, 8 years old. Dahil sa pag-asang hanap buhay, iniwan nila ang tondo at lumipat sa Cavite. Sa bayan ng Dasmariñas, Cavite, ay may tiyuhin si Leonides, na ang pangalan ay kahawit pa man din ng pangalan niya, Leonardo. Si Leonardo ay 64 years old. Nakiusap sila na makikitira sa bahay ng tiyo. Ang kasama nito sa bahay ay ang anak na si Paul Oliver, 36 years old. Welcome naman sila sa bahay ng tiyuhin. Ang babayaran lamang nila, katunayan, ay tubig at kuryente. Hindi nila alam na ang libreng bahay ay lungga pala ng mga sex maniac
Pinatuloy ni Tio Leonardo sa isang kwarto sa second floor sina Charlotte at Leonides kasama ang kanilang dalawang anak. Paano namang mag-iisip ng masama ang mga bagong dating? Ay sa napakaganda ng pakikitungo sa kanila ng manyak palang mag-amang Leonardo at Paul Oliver. Dahil mga bata, sina Nina at Irene ay mahilig manood ng TV. Ang TV ay nasa ibaba ng bahay. Nakikinood po kami sa baba. Tapos yung ginagawa po nila yun pag yung oras ng mga 9 ng gabi. Pag nagpapaalam yung dalawang bata pag gusto manood. Ano kaya ang ginagawa ng mag-ama sa mga bata? Makalipas ang ilang buwan, napansin ni Charlotte ang malaking pagbabago sa ugali ng dalawang anak na babae. Kailan ba ito? October 24 po, last year po. Ilang ulit na tinanong ni Charlotte ang dalawang anak, wala namang ipinagtatapat. Isang araw, may salo-salong dinaluhan si Charlotte sa kalapit bahay. Dumalo rin ang mag-amang si Leonardo at Oliver. May inuman. Maging si Charlotte, nakiinom. Sa usapan ng lasing ng mag-ama, nakihalo si Charlotte. Sinabi sa akin ni Oliver na problema ko to ngayon. Pag nalaman niyo to, magiging problema niyo itong magkasawa. Hanggang sa nirimind niya nang nirimind sa akin may at maya yun. Hanggang sa napaisip ako na parang may ibang pangyayari na to ha. Akala niya sa akin, lasing din ako. Hindi man ako gaano nakainom. Sabi ko sa kanila, nagpaalam ako, matutulog na ako. Hindi nila alam na nakikinig lang ako. Hindi man malinaw ang mga detalye, nakumbinsi si Charlotte na may ginagawa ang mag-ama sa kanilang mga anak. Tumawag kami sa hotline nyo, tapos yun nga, may nagsabi sa amin na ganun. Punta kami sa barangay para yun daw unang malapitan. Di punta kami ng barangay, and then ang aming cop, tinulungan naman kami para mahuli agad. Tapos hanggang sa pinatawag yung dalawang suspect, saka siya nagsalita yung panganay ko na kasama rin din yung Oliver na may ginagawa rin daw. Paano niya ginagawa? Ginagawa niya. Hindi niya pinapasok sa loob? Pinapasok niya. Anong suot mo nun? Shirt. Shirt. Tapos, ano pong ginagawa niya sa'yo? Hinahawa ka na? Ano po, tinutusok niya po yung po, tapos po, nilak niya po yung si, ano niya po, kwarto, pati po bintana niya, at niya po yung niya. So, lagi nang ginagawa sa'yo yun? Ano po, pag naalis ko sa'yo ng mga papa. Bakit hindi ka nagsumbong kay mama? Dahil po natatakot. Natatakot ka? Pinatakot ka ba ni Leonardo? Opo. Ikaw, bakit hindi ka nagsumbong kay mama? Patakot rin po kasi ito ako. Kung ano ang karanasan ng isa, ganoon rin ang karanasan ng pangalawa. Sa'yo din, ginawa din yun sa'yo? Opo. Si Oliver naman, anong ginawa sa'yo ni Oliver? Pinasok na po yung daliri niya. At pinasok po. Sa tagubili ng isumbong mo kay Tulfo, dumulog sina Charlotte sa barangay Santo Niño 2. Ay, akala ko nga po ulit na sa akin. Kasi ganun po. Oo. Kaya sabi ko baka yung mga bata na yun po alam yung malalaki. Kaya mag-akit to, umiiyak na. Nagsulat po ako babae pala. Kaya sabi ko walang maingay. Inaimbitahan ko rin po parehas yung mag-ama. Agad na pinapuntahan ni Kapitan Salem sa mga barangay Tanod ang dalawang akusado sa bahay nila. Kuya Mon, kapuri-puri ang pamunuan ng Barangay Santo Niño, Dasmariñas, Cavite dahil sa kanilang maagap at buong suporta sa pamilya ng biktima. Ang dalawang sospek ay inimbitahan nila sa barangay at pagkatapos ay binitbit nila sa police station. Noon mismo, nagdesisyon sina Charlotte na iwan na ang bahay ng mga manyakis. May foresight ang kapitan ng barangay. Sa pag-aal sa balutan, ipinalista niya sa mga barangay Tanod ang mga gamit na dala ni na Charlotte. Bago kayo umalis, yung lahat ng ilalabas niyo, susulat namin. Para at least, kapag lumabas yan, baka kasi balingan kayo. Pansamantalang idenetain ng mga pulis ang mag-amang Leonardo at Paul Oliver. Mabilis naman silang nagtiyansa. Saka binweltahan nila si na Charlotte. Nilalakawan daw sila. Ang sagot namin sa kanila, kaya nyo itinisimanda yan dahil
Ikaso kayo sa kanila. Alam naman namin na wala namang gamit na ilalabas nila. Qualified theft ang ganting kaso na isinampa ng mag-ama laban kina Charlotte. Ano daw ang ninakaw naman niya? Ang mga gamit daw po, mga cellphone, mga alahas. Sa halip na kawalang malay ng pagkabata, takot at trauma ang masasalamin sa kanilang itsura. Opo, nagka-trauma po sila. Nag-undergo ng treatment po sila sa PDF. Ngayon po, mas okay na ngayon kasi nakakalaro na sila. Enjoy na sila. Hindi na nila naiisip ko ano yung mga nangyari. Iba. Maganda ang mensahe ni Charlotte sa mga anak. Anak, tatagan nyo ang loob nyo. Itong hamon ng buhay natin. Ngayon po lang ito naranasan sa buhay natin. Pero magpakatatag tayo po. Ano yung hamon ng buhay po? Sama-sama natin labanan yan. Kung ano man yung mga dinadaras natin. Andiyan ang Diyos. Kaya natin yan. At may tumutulong sa atin. Hanggat nang mabubuhay kami ng ama nyo, andiyan kami sa tabi nyo. Hanggat makakaya namin na ipaglaban kayo, ipaglalaban namin kayo. Samantala, ang mag-amang Manyakis ay nakikipag-areglo sa pamilya ng dalawang bata. Nag-alok sila ng pera, bahay at lupa. Tumanggi sina Charlotte na iurong ang kanilang demanda. Maparusahan ang mga sospek. Ito ang hiling ng mga batang biktima. Makulong po sila. Gusto po namin sila makulong. Walang pwede na po maulit sa ibang bata. Matatapang na salita mula sa bibig ng mga musmos na biniktima ng kanilang mga kaanak. Kuya Mon, hustisya rin ang sigaw ng isang dalagita mula sa Malolos, Bulacan. Itatago natin siya sa pangalang Liza. Gaya ng kaso ng magkapatid na Nina at Irene sa Cavite, kamag-anak din ang inirereklamo ng ina ni Liza, si Grace Domingo. Si Liza ay pinagtangka ang dahasain ng kanyang tiyo, si Sunny Samuel Rampas. Una po, inahawakan niya po yung hita ko. Bigla niya pong pinapasok sa may shirt ko yung kamay niya. Tapos pilit ko pong tinatanggal. Ayaw niya pong patanggal. Dinidiinan niya po yung kamay niya para hindi ko po matanggal. Kuya Mon, ngayon naman po ay pupunta tayo sa mismong bahay ng 14 na taong gulang na biktima na nagre-reklamo po laban sa kanyang tiyuhin. Aalamin po natin mula sa kanya mismo ang detalye kung paano ito nangyari. Nang huling molestyahin si Liza sa tindahan, naroon pa raw ang anak ng tiyosani niya. Alam ko naman po na nakita niya po na hindi po ano po ako ng papa niya sa may po. Tinatanggi niya po, alayo daw po ng papa niya. Tapos, hindi naman daw po gagawin sa akin yon, kasi tito ko daw po yon. Nung nakasakay na po ako sa bike niya, may narinig po akong tumatakbo. Pagharap po sa may bahay nila, tumatakbo po siya. So, ginawa ko po, bababa po ako ng bike. Kaso po, naabutan niya po ako, nahawakan niya po yung kamay ko. Tapos, nung di ko na po matanggal yung kamay niya. Pilit niya pong pinapasok sa damit ko yung kamay niya. Saan kanya nahawakan? Sa dibdib po. Tapos kinagat ko po yung kamay niya. Tapos nabitawan niya po ako. Sa ikalawang pagkakataon, gumagawa ng module sina Liza at ang anak ni Sunny. Alas 5 ng hapon, dumating ang Manyakis galing sa trabaho. Inutusan niya ang anak na bumili ng katol. Nang wala na ang anak, umatake na siya. Tapos sinahawakan niya po yung pinak*** ko po. Mas malala ang nangyari nung pangatlong beses. Ano po, tumatawag po ako para mangiram ng pagpapakuluan ng Pansit Canton. Wala pong sumasagot. Tapos nung aalis na po ako, lumabas po siya. Tapos hinila niya po ako sa loob ng bahay nila. Tapos nilak po niya yung pintuan. Tapos nung pilit po akong umaalis sa kanya, inawakan niya po yung kamay ko ng mahigpit, tapos inubad niya po yung shirt niya. Tapos nilabas niya po yung a**a niya. Tapos nung, ano po, pilit niya po pinapahawak sa akin, pero natanggal ko po yung kamay ko sa kamay niya. Hawak niya yung isang mukhang kamay niya? Opo. Yung dalawa ko po kasing kamay, hawak niya po ng isang kamay. Tapos yung isang kamay po niya, pinanghubad po niya ng shirt. Nung nahubad niya po yung shirt niya, pilit niya naman po yung shirt ko naman po yung hinuhubad niya. Pero nung tumagilid po ako,
Tapos yung tuwad ko pa, dinikit ko po sa aming dibdib ko para di niya po mahubad yung shirt ko. Tapos pilit niya pong binababa yung tuwad ko para man. Tapos sabi niya, huwag daw po akong sisigaw. Kasi lagot daw po ako sa kanya, yari daw po ako sa kanya. Tapos sumigaw po ako. Sabi ko, Tito Sunny, ano ba? Tapos gumanong po ako. Tapos bigla niya po akong binitawan, tapos nag-shirt po siya ng mabilis. Siya na rin po nagbukas ng pintuan. Sabi niya po sa akin, ang damot ko daw po. Tapos tumakbo na po ako sa may apartment ng tita ko. Na parang walang nangyari po, pero natatakot po ako. Nagtapat si Liza sa kanyang tiyahin. Pero dahil ayaw niyang maiskandalo at machismis, nakiusap siya na huwag ipaalam sa mama niya. Naglakas loob na po ako, sinabi po po sa sarili ko na sabihin ko na kay mama, hindi ko na kaya yung ginagawa niya sa akin. Susumbo ko na siya kay mama. Nandun na namin siya kalatitata. Sinumbo ko na po siya. Nagpanting yung tenga ko. Lumabas po ako ngayon agad. Sabi ko po sa kanya, nakita ko na po siya doon na may tapat ng gizmo ng bahay nila, nakatayo po siya. Bigla po siyang lumapit sa akin at hinawakan niya po ako sa balikat. Sabi niya, minsan pasensya ka na, binibiro ko lang yung anak mo. Sabi ko, ka ba? Anong biro? Eh, pang ilang beses mo na palang ginagawa sa anak ko yan eh. Pasensya na Eka, binibiro lang kita. Sabi ko, binibiro? Tama bang biro yung ganyan gagawin mo sa anak ko? Tapos ang sabi niya po sa akin, pasensya na Eka, insan nabigla lang ako. Yun po ang salita niya. Tinawagan namin ang Public Attorney's Office para makapagsampa ng kaso ang mag-ina. Gaya na mag-amang manyaki sa Cavite, sinubukan din ang manyaki sa Bulacan na makipag-areglo sa biktima. Nag-alok siya ng pera, iurong lamang ang demanda. Magpapasilaw pa ba ako sa konting halaga eh kung sa susunod gahasain mo na yung anak ko? Totoo. Di po ba? Ngunit ibang klase rin tong akusado. Nang molestya na nga, may lakas pa ng loob na magbanta. Pag hindi daw po ako naareglo, eh ipapahuli daw po nila ako. Katataniman daw po ako ng droga at ako daw po ipapakulong nila. Sino po ang nagsabi? Marami po ako naririnig dito na mga balibalita, kaya nga po nagpabatid ako sa barangay namin. Nang hindi na sila pinatawag. Yung pinabatid ko lang po. Pinaalam mo na lang. Opo. Sa barangay. Kumbaga nagpa-blocker kayo doon. Opo. Gusto ko po sana. Pabigyan ako sa pisa yung ginawa niyo sa akin. Para po hindi na maulit yun kahit kanino. Sana magbago na siya. Sana pagka nakakulong siya, magbago na po siya doon. Huwag na po niyang uulitin yun. Napapatawad mo ba siya sa ginawa niya sa'yo? Kuya Mon, patuloy nating inaasikaso ang mga usaping ito. Pumunta rin si Chen sa Nueva Ecija. Isang bata ang minamaltrato doon. Kailangan siyang iligtas. Mahabang biyahe, Kuya Mon. Pero sulit ang pagod kapag nakakatulong tayo sa kapwa na nangangailangan. Mula sa Gapan, pinakamatandang bayan sa probinsya ng Nueva Ecija, nagsumbong sa amin si Ruth Escobal tungkol sa isang batang pinag-aagawan ni na Jackie at Richelle. Si Jackie ay tita ni Ruth, si Richelle, gaya ni Ruth, ay pamangkin ni Jackie. Tawagin nating Leia ang bata. Sa sumbong sa amin ni Ruth, kami ay kinabahan. Ang pagmamaltrato kay Leia ay malamang na magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kanyang pagkatao. Sa unang text sa amin ni Ruth, humingi siya ng tulong para ma-rescue ang 10 taong gulang na si Leia. Kahit tanong niyo sa kapitbahay, ma'am, marami ho talang nakakita ng sinasaktan. Kawa po yung bata. Hindi mo pa pwede makuha ng pinsan ko itong bata dahil sa kanya kapangaming bata dahil nahatakot lang po siya sa tita namin. Ang tinutukoy ni Ruth ay ang pinsan niyang si Richelle na siyang nakalagay sa birth certificate na nanay ni Leia. Ako po yung bali yung nakapangalan doon sa bata. Ako po yung ina, nakalagay sa papel, pero inadapt po kasi namin yung bata eh. Ikaw ang nakalagay na nanay? Opo, opo. Eh bali po siya yung nagpakuha sa akin na baby. Siya yung, kumbaga, siya yung magsusupport. Ang tinutukoy namang nagpakuha
o nagpaampon at susuporta sa bata ay si Tita Jackie na noon ay nagtatrabaho sa Amerika. Magpapadala siya ng pera. Habang nasa Amerika, si Richelle ang nag-alaga kay Leia sa loob ng 4 na taon. Nang si Jackie ay makauwi sa Pilipinas, kinuha niya ang batang si Leia. Kaya lang, hindi ko naman po alam na ganito yung ugali niya na sinasaktan yung bata, binubugbog. Ginagtan yung bata dyan, sinong mga ngalaga sa bata? At kaya ako po, ito. Ako po, kung ibigay po sa akin ng DSWD, kukunin ko po. Willing po ako. Nakipag-ugnayan kami sa pamahalaan ng Barangay San Nicolas para mabisita at makumpirma ang sumbong na minamaltrato ni Jackie Mangahas, si Leia. Nakausap namin ang sekretarya ng barangay at nangakong bibisitahin nila ang bata. Makalipas ang ilang araw, muling nakipag-ugnayan sa amin si Ruth. Inulit niya ang pakiusap. I-rescue na si Leia mula sa kanyang tita Jackie. Kinabalitaan niya po kami parang sinuntok yung bata, parang yung mata may tama. Tapos may nakakasig po, iyak ng iyak yung bata. Meron kahit ipagtanong niyo sa kapitbahay. Minabuti namin kausapin na ang Gapan City Social Welfare and Development Office. Yes po, good morning po. Meron po sana kaming ilalapit dyan sa inyo. Kasi meron po nakadating na balita dito sa amin. Ito po ay sa office ni Mr. Ramon Tulfo, nang isumbong mo kay Tulfo. Meron po 8 years old daw na binubugbog po noong nangangalaga sa kanya. Saan po nung yan? Ang nireklamo ay Jacqueline Mangahas. Nakausap ko yung nanay, nakamag-anak din po nito ni Mangahas. At meron po siyang hawak na birth certificate at saka baptismal. Ngayon po, pwede papupuntahin po ba namin dyan sa inyong opisina? Wait, paano po, ma'am? Po? Opo. Opo, ma'am, para malaman ko po yung detalye. Tumawag ulit kami sa Barangay San Nicolas, Gapan City. Nakausap namin ang mismong pinuno, si Barangay Chair Fernando Poge Ramos. Ito po ba si Kapitan Ramos ng Barangay San Nicolas? Opo, opo. Opo, sa opisina po ito ni Mr. Ramon Tulfo, Kapitan. Ayoko. Opo. Meron po sana kami hihinging assistance sa inyong barangay, Kapitan. Kasi meron kami natanggap dito na balita na ito pong si Miss Jacqueline Mangahas, meron daw 8 years old na batang nasa kanyang pangangalaga, eh sinasaktan daw po. Ah, sino na nalakit kaya? Yun po mismong si Miss Jacqueline daw po. Yun ang sabi nung tumawag sa aming tanggapan. Eh ang gusto namin malaman at makumpirma, Kapitan, eh kung totoo pong sinasaktan itong bata para po makagawa kami ng karampatang aksyon na makumpirma pa po doon sa kanyang pangangalaga. Pwede po kaya, Kapitan, na mabisita yung bahay doon para pwede naman at makausap kahit ang isa po sa inyong tanod yung bata. Oo, pwede. Sige po, Kapitan. Makikisuyo po kami, Kapitan, para po makapag-ano na din kami sa DSWD at saka doon sa nanay. Ah, mas maganda siguro kung DSWD na rin dito sa Gapan ng aksyon para samahan na lang sila ng tanod ko, i-assist para makausap ng maayos yung bata. Ngunit dahil nga sa naalarma na kami sa kumpirmasyon ng Kapitan ng Barangay at sa 2nd pasaklolo ni Ruth, sumugod na kami sa Gapan, Nueva Ecija. Nandito po tayo ngayon sa Gapan City Hall, so sa CSWD, para po aksyonan ang reklamo sa atin isang concerned citizen para ma-rescue ang 8 taong gulang na bata na umano'y sinasaktan ng nangangalaga sa kanya. Ang may kami sa inyo, Kapitan, kasi nandito po kasi kami tayo sa CSWD ng Gapan. Papasok pa lang kami sa barangay, dinig na namin ang malakas na boses. Boses ng respondent na si Jackie Mangahas. Yung anak ko, nasa Amerika kami nila. Sa kanya ko pinagkatiwala yan. Okay. Bakit ko yan, pareho niya. Ah, sila. Parehas ko ba mga ingan?
Nagkaroon na kami ng gap. Dating kami umuwi, yung bata, yung anak ko, na tinatawag na mami, eh siya, binilin ako siya, sabi ko, Jim, ating patawag niyo kayo. Kasi, ako ang tataas. Akong nanay. Ikaw ate. Sa barangay. Ano ka nang punta ko sa akin dito? Dahil yun ang gawa ko. Itinawag ko sa akin kung sa bata. Yun daw pananakit. Yun nga po. Tagal ko nang narinig na sinasaktan yung bata. Pinalo ng tabo, pinupok ng walis, napapaling walis. Gano'n masakit ko pag narinig ko kasi sa akin. Nakalulat niya. Ano pinalagaan yan? Eh, kaya niya ko pa. Ano ba? Ano pinampalo sa'yo, anak, nung nagtatakuan tayo sa silong? Walis, ting-ting. Saan ka tinamahan? Kahit saan, di ba, anak? Ano ginamot ko sa'yo? O, sige, patunayan natin yung totoo. Oo, gabing ako. Natatakot lang sa ina, papa. Sabihin mo po, sabihin hindi. Tapos, nung kumakain ka pa ng isang gulay, yung si Epelot naman nandun. Yung sila Kuya Riley nandun. Ano pinampalo ulit sa'yo? Pili niya magkakain ng gulay. Yung ano sila Kuya Riley. Pili ka ba nakakain ng gulay? Doon kayo sa likod kubo. Ano yung pinampalo sa'yo? Hindi, ito nang magtanongin lang natin. Pinapalo ka talaga? Hindi. Yung totoo. Ano? Sabihin mo na, lakasan mo. Sige na, sabihin mo. Pinapalo ka, hindi. Opo, hindi. Opo, hindi. Marami pang insidente ang inilatag sa amin ng mga nagre-reklamo. Kinalma namin ang bata para mapanatag siya sa naririnig niyang usapan. Hey, Mami Jacqueline mo, diba sinasabi mo sa mga pakanda? Kaya ikaw, sa gusto mo kung alam mo si Mama kay Mama Jacqueline, ang dito siya. Pwede ka niyang alagaan. Pabantayan ka niya. Pararami ka. Pagkabanak, dalawa lang kayo ni Madam sa bahay. Ano ang ginagawa niya sa'yo? Yung walang nakakakita ng tao. Yun ang totoo sabihin mo sa akin. Madalas ka rin masaktan. Eh, kasi kung anong sisanay po ako sa'yo. Nagsisino ka rin siya. Nagsisino na yan. Ipobeya. Pagkasabi naman niya na nagsisino ka rin siya. Hindi natin alam. Kaya mainang kap yung mga nakausap ako ng mga kami, mga kakilala. Kung nag-usap sila bago tumunta rito. Yun ang ano. Narinig namin mula sa bibig ni Leia ang totoo. Nandito naman po yung nanay sa personal video. Pwede po ba natin kamakin ha? Sa pangalagang po nito yung si Jacqueline. Project po. Ako naman po yung biological mother at biological parents. May pag may nangyayari abuse, physical abuse, nawawala po sa kanina yung pag-ibig. Nawawala po yung nakarapatan. Unti-unti, nawala ang pagdadalawang isip ng bata. Sinasabi na niya ang gusto niya. Dahil dito, ang CSWD ay nagdesisyon. Aalisin na sa kustodiya ni Jackie ang batang si Leia. Ibabalik siya sa pangangalaga ni Richelle. Pinapili namin si Leia. Kanino siya sasama? Si Richelle ang kanyang itinuro. Ano mga hakbang siguro ang gagawin niya na pangit laban dito sa kukuha? Kaya ako napabahala kong maksyon. Salamat po, Tul po. Gagayan po, pwede po ba tayong gumawa kami nakasunduran dito sa iyo at isina? Opo. Turnover na ba ang puno ko sa iyo? Hiwalay namin kinausap si Jackie para ipaalam sa kanya ang naging desisyon ng bata. Ayaw niyang makipag-usap
Ipinaliwanag ni Ms. Villarreal ang sitwasyon at batayan para maialis si Leia sa kustodiya ni Jackie. Si May, kausapin ko, sabi ko ulitin. Kasi isa pa, yung laging bata, ayaw niya na kong misal yun. Ayaw niya na kumalit. Pinanong namin. Ayaw niya na kong pamarami. Pinanong namin. Ayaw niya na kong kumalit sa'yo. Ipinaalam din namin kay Jackie na kung idadaan sa korte ang usapin, malinaw kung sino ang nanay sa birth certificate. Siyang may karapatan sa bata. Kasi nga makakaroon na yun ang nanay niya. Yun ang sabi ko sa'yo, kahit ikaw pa ang biological mother, alam niya ang isang nangyari. O, bakit niya? Pinubuha siya na sa motor niya. Ibigay na ako sa anong nanay. Nauubusan na nang sasabihin si Jackie. Pero siyempre, pagkagabi na nagkakaroon ng publikasyon, ayaw mo na sa pagkakilira. Ngunit mahirit si Jackie. Hindi raw niya ibibigay ang mga gamit ng bata. Nagkaroon ng kasunduan sa barangay tungkol sa paglilipat ng custody ng bata. Lahat ng panig, pumirma. Masaya si Narichelle. Nailigtas na nila si Leia sa pagmamaltrato. Number one to ka. Papasalamat ako sa taas ko. Nasa akin na to. Maraming salamat po sa tulpo, sa aking madam, sa aking kapitan. At okay na. Okay na lahat. Mahabang biyahe, Kuya Mon. Pero sulit ang pagod kapag nakakatulong tayo sa kapwa na nangangailangan. Sa ngalan ni Kuya Mon, ako po si Chen Husay na isumbong mo kay Tulfo. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot sa 2,770 ang hinawakan nilang kaso ng incest crimes o sexual abuse na ginawa ng mga kamag-anak sa mga biktima noong 2010 hanggang 2016. Inamin ng DSWD na hindi kumpleto ang bilang na ito. In fact, sabi nila, highly underreported. Kasi ang mga biktima ay tinatakot at natatakot naman. Karamihan sa mga biktima ay batang babae na ang edad ay 14 hanggang 17. Maraming incest crimes ang hindi nai-report sa DSWD. At nagpapatuloy pa dahil tumatahimik lamang ang mga biktima. Maraming kaso ang nabubulgar nga. Pero ang mga kaanak ng biktima ay ayaw ng iskandalo. Kaya hindi nagsusumbong. Ano pa ang hihigit sa iskandalo ng mga batang nagsisilaki sa multo ng abusong sexual? Friends, let us all be concerned and do something about it. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. At ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat o mabuhay! Inapi ka ba? Yan ang aming tanong. Malaki man o maliit ang pangapi, magsumbong po kayo sa amin. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po.